happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon, okay? And if you happen to know anybody celebrating their birthdays today, your friends, your relatives, your loved ones, your enemies even, let me take care of the birthday shoutouts for you. Text me up 0909-263-0840 and 0917-648-2772 or call us up, landline hotline 252-8905. Okay, and right about now, we have here at the station a beautiful lady who goes by the name Miss Lourdes Laconsay. She is actually the senior research specialist for Banco Central ng Pilipinas. Hello, ma'am. Hi. Good morning to you. Good morning, sir. Good morning, DJ Tom. Don't call me sir. Don't call me ma'am then. Okay, the reason why can I call you Malu? Malu. Okay. The reason why Miss Malu is here is because she wants to share some important facts, very reminders, etc. about our banknotes. Oh, our banknotes, aka our money. Our money. The money that we use, yung perang hinahawakan nyo araw-araw. Yung pera natin sa Pilipinas. Yes, exactly. Okay, so what is up with that now? Okay, So again, good morning to all our listeners. I believe we are being heard within Subic and some other areas po, no, na malapit sa atin dito. Of course, we can reach as far as Kalumpit, Bulacan. The last time I checked, we are being heard at half of Bataan, half of Zambales, Pampanga, and parts of Bulacan. Parts of Bulacan. And of course, the main area, Subic Bay, Freeport, Olongapo City, and Clark area. Okay, so this is a very good opportunity for BSP to tell the public kung ano po yung mga dapat nating alam. Definitely. O dapat nating malaman tungkol sa ating mga banknotes. So listen closely, children. Yes. And also in addition, worldwide nga pala, because we are streaming worldwide on the internet, okay, kahit nasa Venus or Mars, basta may internet. Basta may internet. Pwede tayong, ayan, nakatutok sa ating yung camera. So hello din sa ating mga Worldwide viewers. Oh, 2009 people viewing us right now. 2009. That's worldwide, huh? Wow. So, okay, on with the thing you want to share. Mm-hmm. We hope that you will learn this morning or this afternoon rather. Malapit na po tayo magtanghalian. No? Oo nga, malapit na. Yung mga kumakain po dyan, kahit na kumakain kayo, I hope na makapakinig pa rin po kayo this very hour. So I'll give muna DJ Tom a brochure of our banknotes. Ang title niya is the Know Your Money, Feel, Look, and Tilt. So, feel, Look, and Tilt. Yes. So yun yung pinopromote nito basically. Feel, to feel it. To feel. Damahin mo yung pera. Look, tingnan mo. And tilt. Oh, so ano ba yung tilt? The reason for the tilting is? As to see those mga secret features na nandun pala sa pera. Na before, visual effect. Yes. Holographic things. Yes. Ah, okay. At parang alam na ni DJ yung mga... Or may background ka na, DJ? I heard some... I've been to some seminars before and... So that's good na naka-attend na pala si DJ ng mga information campaigns. So, BSP... I also want to add dun sa intro mo kanina, DJ. No, I'm from... Banco Central ng Pilipinas, San Fernando Branch. Ah, okay. So, it's specifically located in the province of Pampanga. Mm-hmm. So, meron po tayong Banco Central in this province of Pampanga. In Region 3, we have two branches ng BSP. One in Cabanatuan City, Nueva Ecija, and San Fernando. So, this is like the regional office? The branch. Oh, the branch. We I'm sorry. We have three regional offices. It's located in La Union, Cebu, and Davao. Okay. So all in all, in addition to those three regional offices, at the back of my brochure, of our brochure, listed there are all the branches of Banco Central nationwide. Oh. So, wow. Yan. So for the information of everybody, sa ang akala po ng nakararami, ang BSP nandun lang siya sa Manila or in NCR. There's also a security plant complex or yung sinasabi nating pabrika o pagawaan ng pera, which is located in Quezon City. Mm-hmm. So, hindi classified information yan. It's okay for people to know. Pagawaan ng pera natin ay nasa... ang pagawaan ng pera natin ay nasa Quezon City. Pero ang mga nasa mga key cities and municipalities nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, we call them the branches. The branches. We have 18 branches of BSP. Okay. So,
These are all the 18, yes, right? That's the 18 and the 3 regional offices. So all in all, we have 21. And it's in there, the contact numbers of those offices. Andiyan din pala yung contact numbers ng ating planta, BSP Security Plant Complex, as well as the head office. Okay. Which is in Manila. Mm-hmm. This is really helpful, ah. Yes. Front and back cover pa lang, full of info na kagad. So we are giving this for free. For dun sa mga napupuntahan po namin na mga participants of our public information campaigns. And parang nakikita mo ba yung picture dito, DJ? Yeah, tinuturo dyan. Si ano? Ako, tinuturo ako. Yeah. Okay, isasabi pa dito, parang ang tinuturo niya dito yata is what to do with a suspicious banknote. So, okay. And ito si ano, it represents Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Yeah. So talagang Pinoy na Pinoy ang look nung picture namin dito sa back nung aming brochure. Mm-hmm. The typical Juan de la Cruz with the barong and that sombrero na may patuli sa dulo. And pero modern na siya with a cell phone. With a cell phone. He's holding a cell phone. natuwa ako na notice mo yan, sir, no? But kaya may cell phone dito, no? So talagang texting capital talaga tayo of the world, no? Yes, we are. Yes, we are. Indeed. And aside from that, it's printed here, the website of BSP, www.bsp.gov.ph. Okay. So we encourage the public, most especially the students, to visit this website. Website. Kasi very full of information po ang website na ito. Most probably, the things that we're going to be talking about are all there. Nandun lahat. If you want to know the exchange rate, ano pa ba? Mga researches infos na mga estudyante, makikita nyo po lahat. Okay. So, let's start with our discussion. Okay. So, I encourage the listeners as well as our viewers live streaming to bring out their money. So, you would appreciate more my lecture or my discussion kung meron kayong hawak na pera. So, sumabay po kayo. Labas nyo yung mga pera nyo. Yung nasa pulsa. So, DJ, mahihiramin kita, ha? Okay po, sige. Okay, so typical me, laging walang pera. Hindi, o nga pala. Ang laman, barya lang. Hindi ko naman sinabi na maglabas ka din, no? So, nag-ready na lang din ako ng a banknote that na pwede mong tingnan. So, para masabayan mo ako, DJ. May cancer yung bulsa ko, eh. May cancer ba? Terminal na. Parang di naniniwala yung mga listeners. Okay, allow me first to introduce to you the name of our currency. Kala nyo, tayo lang mga tao ang may pangalan. May pangalan din yung pera natin. May pangalan? Of course. Every note? Every note. Okay. Every series, actually. So, what we have here in our hand, ito pong mga makukulay o mga bago. So, siguro, dun sa mga na nanonood ng streaming, no? May baon ako ditong poster. Let me help you with that. DJ Tom will show it to our viewers. Sana nakikita nila. So streamers, ayan, nakikita nyo, ha? Streamers. Ito po yung ating mga new generation currency or let's call them NGC. NGC. So, mas kilala si DJ Tom as DJ? DJ Tommy G. Tommy G. So, NGC is our new generation currency. Okay. And it is coexisting with what we call naman po. So, okay na po, DJ, no? So, nakita nila. Coexisting po siya or sabay pa nating ginagamit yan for now with the new design series. Mm-hmm. Or kung tawagin ay nasa sirkulasyon. Nasa sirkulasyon. Sabay-sabay. So, kung mapapansin po ninyo, dalawang klase o dalawang uri ng mga pera or series of money, banknotes particularly, paper notes ang ginagamit po natin ngayon. So, ang ibig ko po sabihin, dalawang itsura ng 20, dalawang itsura ng 50, 100, 200, 500, and 1,000. Okay. So, di naman po siguro tayo nako-confuse in using this bank notes kasi po, bakit? Dahil minintain ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga dominant colors ng ating mga pera. So, DJ Tom, kung palagay mo ba kung ginawa ni BSP na let's say pink ang 20 peso o 20 piso note, will it create confusion? Kung ginawang pink? Oo. I think so. Kasi orange ang 20, am I right? Yes, that's it's am I right? Orange? Or am I colorblind? Orange na. Orange po siya. So, minintain po or niretain ang mga kulay. Uh-huh. So, the NDS na 20,
Same orange pa rin po ngayon. 50 ang red. Okay. Parehas pa rin po, red. And so on with all the denomination up to 1,000. Mm-hmm. The only difference is the... appearance. Aside from the appearance, let's talk about the color po muna. Color, I'm sorry. Ano bang napansin mo, DJ? Tumingkad. Tumingkad, mas yun. Naging colorful, mas bright yung colors niya to make it siguro... mas gumastos sa ink. Sa ink, oo. Mayaman sa ink. Yeah, yeah. And tama po, DJ, makulay ang ating mga bagong pera. Meron nga kami diyang ano eh, meron nga kami diyang... ano ba tawag doon? Meron daw 4M yung... 4M? 4Ms. So 4Ms. 4Ms yung ating mga bagong pera or NGC. So again, okay, huwag po kayo ma-confuse when I say NGC, New Generation Currency Series. That's the colorful Latest na lumabas na pera. And when I say NDS, yun naman po yung... Mas nauna. O okay, yung mas luma. Mas luma, diba? The last kahit one. Kahit na luma na siya, new pa rin ang pangalan niya, diba, DJ? Mm-hmm. New Design Series. Kasi new design pa rin siya. And also, to add, DJ, dito sa brochure ko, ilan ba yung nakikita mong NDS dyan? Ilan yung NDS? Okay, anim siya. So may meron bang kulang? May nawawala ba? Wala naman, pareho wala. Lang. Oo, alam mo DJ, may kasama pa yan. May kasama pa yung, dyan, yung NDS. Oh, really? It's actually 8. Kasama pa po dyan ang, do you remember that 10 piso na brown? Tsaka oh, yeah, yung 5 pisong green. Tsaka 5 pisong green. Kasama pa rito kasama sa NDS. Kasama pa po yun sa NDS. Oh, so it's still in circulation? Sige, parang hindi ano na yata. Ano bang nakikita natin? Wala na. So far, diba? Wala na ako nakikita. So far, wala na. Dahil po, nag-stop na si BSP sa pagpiprint nun. Uh-huh. What's the reason? May kapalit na po siyang barya. Uh-huh. Barya. Meron na tayong 10 pisong barya at 5 pisong barya din. Okay. Okay, but to give clarifications to our listeners, hindi pa po nag-a-announce o nag-a-anunsyo ang BSP ng demonetization. When we say demonetization, mawawala na ng halaga o value. Or hindi na pwedeng gamitin. Hindi na pwedeng gamitin, hindi na pwedeng gastos o ibayad. So hindi pa nagde-demonetize ang BSP ng NDS. Therefore, pwede pa. The 5-piso note and the 10-piso note are pwede still pa of legal tender. Ooh, of legal. When you say of legal tender, pwede mo pang ipambili. Yes, pwede pang may ipambili. Value pa siya. May value pa siya. Yeah. However, hindi pa siya tinatanggal. Oo, wag na tayong makipag-away, DJ, pagka ayaw nang tanggapin ng tindahan o ng mga merchants. Yeah, yeah. Mga stores yung ating 5 piso, no. So pwede na lang siguro kung madami pa kayong naitatago diyan, dali niyo na siya straight sa banko na lang at doon niyo i-deposit. Aha. Uh-huh. At doon niyo pwedeng ipapalit or i-deposit na lang siguro. Pero siguro kung... Yeah. Pero on the other hand, that's why we're doing this, to inform everybody, yes, to inform, make you guys known, to make it known to you na pwede pang tanggapin yan. Diba? So from now on, sa mga dating tumatanggi, dapat tanggapin nyo na. Huwag na kayong tatanggi. So it's still in circulation. Pwede pa. 5 peso na papel tsaka yung 10 peso na, yes, na papel din. Pwede pa. Pwede pa. Kaya lang syempre siguro yung mga tindahan, pag tinanggap nyo, huwag nyo na siyang ipabayad pa to other. Pa. Kasi nire-retrieve na kasi talaga ng BSP na. Yun. So parang ang the best practice is to deposit it na sa banko. Ang ibig lang nating sabihin, if individuals or yung mga consumers natin or our customers would have it as their payments, let's accept it. Pinambayad nila. Tanggapin po natin at i-deposito na natin sa banko. Si banko, the banks would hindi na niya iyon ilalabas. Or you yourself, kung sinisipag ka, if you have it, ikaw na, pumunta ka na, diretso na sa banko. Okay, deposit kaya lang, mo DJ, na. Parang nakakahinayang naman kung isang pirasong dadali mo siya sa banko. Hindi, pag nag-deposit siya ng thousands and thousands of pesos niya, isabay niya. Yeah, so, yeah. Again, legal tender pa po ang 10-piso note and 5-piso note. The dahil green one. It belongs to the series New Design Series, NDS. Yeah. But for the new series o yung new generation currency natin, DJ, nakikita mo dito sa brochure, 6 na lang talaga. So wala na tayong, yan na yun, 6 na denomination from 20 to 1,000-piso note. Okay. Okay, so let's try to look on to our notes, yung mga may hawak po ng pera natin. Labas nyo yung mga notes nyo. Ilabas nyo na po at
papraktisin na po natin or ituturo na namin sa inyo yung feel, look, and tilt method. Feel, look, and tilt. Damahin, tingnan, and ano nga ba yung tilt sa Tagalog? Tilt, ano ba? Iangulo. Iangulo, oh. Yun. Iangulo yung the streets lang for that is sipat-sipat. Ayun, sipat-sipat. Sipatin ninyo nang nakapatagilid, gano'n. Di ba pag sinisipat mo isang bagay, medyo umiiba ka ng posisyon. Tinitingnan-tingnan mo yung iba't ibang angulo. So medyo nagbe-bend yung ulo mong ganyan. Mm-hmm. So that's, or pwedeng yung mismong tinitingnan mo ang event mo or ang galawin mo. Yan. Baka magka-stiff neck kasi tayo kung ulo. Okay, so let's go first to the paper. Mm-hmm. Okay, so the note itself. The note itself. So the sabi dito, the root, the word is feel the paper. Feel. So paano ba i-feel ang paper? Ayan, nasa feel na tayo, nasa children. Feel, ha? Feel it, damahin. Feel it, damahin. So okay. Of course, to feel something is to put your hands on it. Mm-hmm. So siyempre, padaanin niyo yung pera, yung kamay niyo sa pera. So DJ, babaw mo na yung brochure. Ano ba exact term diyan? Hahagurin. Hagurin mo yung pera. Note, So, na-notice mo ba DJ, meron diyan mga areas na naka-raised or in Filipino parang nakaumbok, nakaangat. Yung mga mahilig magmajong. Oo, yan. Malamang alam yung pinag-uusapan natin. Yan. Kahit hindi nila tinitingnan, alam nila. Kung, ayun, salat. Alam nila. Salatan. Oo. Sasalating nyo yung sasalatin. Note. So, may mga parts po dyan or areas that are really embossed, raised, print that feel rough to the touch. Okay. And it is a result of what we call the intaglio printing. Intaglio. Oh, yes. So, kapag smooth yan, most probably fake. Offset. Ganon. Smooth, kailangan hindi smooth yung feel, no? Yes, sir. Tama ba? Sorry, DJ. generally, ang fake or counterfeit na note ay tama ka. Smooth, madulas. Waxy. Kasi parang ginamit lang talaga nila are ordinary paper. Paper. Uh-huh. So alam, ang papel po na ginagamit sa ating pera ay siyempre hindi nabibili yan kung saan-saan lang or sa bookstore or sa palengke. Saan niya nabibili, DJs? Nabibili yan sa international market. So, syempre dun siguro doon lang ang kumbaga exclusive lang yung ating supplier abroad. Doon lang tayo kumukuha. Are you at liberty to say which country do we get this from, this kind of paper? No, you're not at liberty to say. Yes, oo. Uh-huh. And security risk. Yes, but I want to tell them that yung component na lang, saan yung pagawa component? Yung pera natin? Ano ba ang main material niyan? Did you know that our money, the reason why it's rough or maligasgas, yun pa yung isa pang term, no? Maligasgas. Maligasgas. Hindi siya... Parang pisngi lang nung kapitbahay ko. Nako. Maligasgas na pisngi. Parang baku-bako. DJ, gawa po kasi ang papel ng pera natin sa 80% cotton and 20% abaka. Oh, 80% cotton, 20% abaka. Abaka, oh. Philippine abaka pa yan. Philippine abaka, that's a good part. Yes. So for abaka farmers, it's good. Abaka farmers. Yeah. At sa pag-export natin. I love it. Yes, I love you should it. Love it. Yeah, yeah. And being a reason, DJ, bakit hindi siya madaling mapunit? Matibay, yeah, matibay. No, diba? So ano na nga yung ano natin, yung apat na M natin? Una, makulay. 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 Dahil talaga namang di mo naman maikakaila ang pagiging colorful and very bright colors ng ating mga pera. Mm-hmm. The next M would be matibay. Okay. So, diba? DJ, nakakaiwan ka ba ng... Oo, dalawang M na tayo. Nakakaiwan ka ba ng pera sa bulsa tapos nalalaban ng... Yeah, na washing machine. Na washing machine. Yeah. Pagkatapos, okay pa nga siya. Okay pa, di ba? Buo pa. Buo pa, yes. Hindi na lusaw, hindi na punit, or... Yeah. Buo pa, as is. Mm-hmm. So, pahanginan mo lang ng konti or yeah, okay na ulit. Sampay mo. Total, nalaban naman na siya. Buo pa ulit. Buo pa. So, pwede mo pang gastos. Kasi nga matibay. Very matibay talaga at ang ating pera. Kasi it's abaka and abaka, cotton. Yeah. So, parang kahit mag... kung susubukan siyang punitin, di ba? Hindi medyo, siya ganun. Medyo mahihirapan ka ng... Oo. Parang may stretching effect muna bago mo siya totally mapunit. You have to put on a little force on it. But of course, since it's a paper, mapupunit pa rin siya. Yeah, yeah. So wag na po nating... Oh, why would you do that to money? I love money. I'll never do that to money. Of course. yeah. So that's the...
characteristic of the paper. Matibay. At saka rough ha, huwag kakalimutan, alahanin lagi ang pisngin ng kapitbahay. Yeah, rough. Okay, rough. And then the next feature would be Teka, tinignan pa natin pala kanina, embossed prints, no? So, pansinin niyo po kung hawak niyo po inyong mga pera, yung words na Republika ng Pilipinas. So, kapain niyo nga po kung nakaangat or naka-emboss. Yung sandaang... Oh, yeah! Oh, yeah. Diba? Yeah. It is. Okay, nagulat ako sa'yo. So, naka-ano siya, no? I was kind of surprised, nung naramdaman ko, So, parang, di ba, ngayon lang po natin tinitingnan mabuti or ngayon lang ba natin na hinahawakan ang ating mga pera? Kasi tayo, no, pagka may hawak na pera, ano na, gastos. Biling new gadget. Yeah. Wala na, talagang diretso sa tindahan. Na hindi man lang dinama or tiningnan. Hindi man lang dinama. So ngayon po ang oras para kilalanin natin ang ating mga pera. Mm-hmm. Know your money ang topic natin ngayon, no. Yan. So again, I just want to go back pala, no. Before in 2010, NGC was launched. So naalala niyo ba yung Pasko ng 2010 na kakaunti pa lang ang lumabas na, parang 20 pa lang noon ang lumabas. Tapos, medyo lahat excited, gustong magkaroon ng 20. Yeah, I remember that. So, medyo, I've heard this story, no? May mga balikbayan pang ang pumunta dito. Mm-hmm. O pag umuwi dito sa Pilipinas, usually December. Mm-hmm. Tapos, nagdala sila, bit-bit nila yung, ano, yung mga new generation currencies natin, yung mga bago nating pera. Dinala nila sa abroad. Siguro to show their relatives o yung mga friends nila doon, ito yung bagong pera ng Pilipinas. Mm-hmm. So, maganda naman at pinagmamalaki nila. Yeah, yeah. Ang ating mga bagong pera. Okay. And BSP told that NBS and NGC will coexist now for a period of about 3 to 4 years. That's a statement way back in 2010. So DJ, if you will count the number of years na four years na tayo. Mag-4 years pag December. Pag sa December 2014. Yeah. So wag po tayong mainip dahil mag-a-announce naman si BSP. It could be this year. Okay. Probably next year. Kung depende po pag sa anunsyo. At pag nag-in-announce naman po na demonetize na yung NDS natin, meron pa naman tayong 1 year. Mm-hmm. Hindi naman agad-agad wala ng value. Hindi naman yung pag-in-announce. Huwag kayong mataranta. Oo, DJ, babalik ako nandito pagka nag-announce. Oh, sure. Yeah. Oo, kasi that's another information for the public. Okay. Hindi po natin na tayo dapat mag-panic. Mm-hmm. Kapag nag-announce ng demonetization ang BSP. Alright. So meron pa tayong grace period. 1 year to use it or to the kumbaga ibalik siya sa banko. Mm-hmm. So pwedeng ma-extend 'yon. So depending on the observation kung there's still a lot in circulation exactly. Yeah. And ano pa bang dapat nating sabihin? So na-mention ko na po kanina earlier yung 2M na makulay at matibay. So, DJ, may isa pang M na pwede nating sabihin sa ating pera. Okay. Maganda. Maganda. Oo. It is. Yes, it is. Napansin mo ba, DJ, pinabata ang mga portraits o yung mga characters that are featured on our money? Mm-hmm. Pinabata. Sabi nila, Photoshop. Pumogi daw ang mga presidente, ang mga ang senador na nandyan. Have you noticed ni Noy, dati siyang nakahalumbaba, ngayon siya naman ay tuwang-tuwa. DJ, diba? All smiles. Oh, what's the reason for his big smile? Siguro kasi ano, no, tagal niyang lonely sa 500, ngayon sinamahan na siya nung kanyang better half. Siyempre tapos naman pinirmahan pa ng anak, DJ. Saan ka pa? So talagang masaya na si Ninoy dun sa kanyang portrait ngayon sa ating bagong 500. Plus, the fact that they got the color yellow. Yes. Of course, yellow. Very lively ang kulay na dilaw. And to also, yung mga characters or mga nandyan sa pera natin from NDS, sila pa rin. Wala tayong binago. Yeah. Meron lang tayong isang dinagdag, di ba nga? Si Cory. Ano ang nadagdag? Ah, si Tita Cory. Si Tita Cory. Dati wala naman siya sa NDS. Sa mga lumang pera or sa new design series, wala si Cory. Ngayon,
isinama siya doon kay kay Ninoy. Kasama pa rin yung the usual features na noon pa naka-feature na sa mga pera natin. Oo, like sila, the Barasuing Church. Ah, Barasuing Palace. Mm-hmm. Yeah. Nandito yung Barasuing medyo malaki siya dati sa ano no, sa 10 sa 10, piso. Ngayon nandito na siya sa Andy J. Sa 200. Nasa 200. Medyo pinaliit na. Mm-hmm. Pero it's in front. So yes, it's okay. Yeah. Mm-hmm. Kaya wag na magtatampo yung mga taga Malolos ano. Okay, and yun nga, pinagwapo, pinabata ang ating mga bayani na nandiyan, naka-feature. Mm-hmm. Medyo nakita mo, mas ano no, mas matika sila ngayon. Yeah, mas, exactly. Mas bata ang itsura. Basically, there's a significant ano, the reason dyan, DJ. May joke na, kasi nga naman, uso na daw ngayon yung mga, diba, very vain ang mga vain. Filipinos. Yes. Mahilig magpaganda, mahilig magpabata, magpabanat ng, and, ng mga wrinkles. Mm-hmm. But beyond that, is the reason na it is exactly that age, those looks na sila ay nakakontribute significantly to our history. And during these times na ganyan yung itsura nila. Oo. You should count that, syempre naman. Tama naman, diba? Ikaw DJ, diba, pag nag-display ka ng portrait mo or ng picture frame sa sala, di ba? Mm-hmm. Ano ba lalagay mo doon? You will pick the one during the time you look great, you look best, di ba? You look best, you diba? Look young, hindi yung medyo ano na, di ba? Mm-hmm. So, and all in all, it creates a positive outlook, yes. A more positive feel to it, syempre, di ba? Of course. Parang and pagtingin, oh, ang ganda. Ang ganda, o yun. Kaya yun yung maganda. Yeah. And in addition, at the obverse side, o dun sa likod ng ating likod ng mga notes mga back design, di naman po natin maitatanggi na yan po ang mga magagandang at natatanging lugar sa Pilipinas. Yeah. DJ, ano ba yung nasa 200 na hawak mo? Sa 200, actually, yung Bohol Chocolate Hills. Yes. Tsaka kasama niya si paring ano, si paring... May kilala ka bang ganyan ang itsura? Si paring Alan. Makita nga mamaya. Si paring Tarshir. Si paring Tarshir. Mm-hmm. Ang cute. And, And to other notes na yan, nandiyan yung ating Banawi Rice Terraces, yung Taal Lake, and the Taal Volcano. Alam mo ba, kilala mo ba yung isda na nasa 50, DJ? Isda na nasa 50? Where is it? Sa likod ba? I don't have a 50 bill 50 with dito, me. Pero let me guess, is it Bangus or hindi naman? Alam mo na, a trivia, this fish, dyan lang daw siya nabubuhay sa 50 piso na yan. I'm sorry, dyan lang siya nabubuhay sa 50 piso. Dyan lang siya nabubuhay sa Taal Lake. So naka-feature sa 50 yung Taal Lake plus the fish known to be just doon lang sa lake lang na ito. What is the fish called again? We call it the Maliputo. 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 Ano ba scientific name niyan? Maliputo in English, this is wrong. Maliputo. joke lang. Pero joke wala lang. Pong Maliputo mali yung sa ating wala, mga pera. No? Joke lang can yun. You recall? Nung Tawag sa fish is Maliputo. Oo, Maliputo yung... If I'm not mistaken, is this like the ancient Filipino writing? Yes, am I and right? It's called Baybayin. Baybayin. So all notes has it, right? Yes. Yeah. Uniform in its location. Uh-huh. We call it, that feature is called the see-through mark. See-through mark. Do you happen to know what this means? Okay. Ayan, is it classified po, info? No. We want to tell you kung ano pong ibig sabihin ng mga waves na yan. Mm-hmm. So, kaya pala muna siya tinawag. So, we'll jump on it, no? Kasi tinatanong na ni DJ. I'm sorry. Doon, it's okay, darating DJ. Pala tayo doon. Sorry. Yes. I got too excited. Yes. Nakaka-excite talaga pag pera pinag-uusapan, DJ. Oh yeah, it's a see-through thing. See-through. Bakit see-through? Kasi in front, you'll see yung mga waves niya sa baba lang. Pero sa likod, yung sa taas naman. But when you raise it, sa maliwanag or doon sa lighted sa light ninyo, ano nangyayari, DJ? Nabuo siya, di ba? O yan. Extra added security feature. Yes, that's an extra security feature that's all present in our NGCs. So, ang ibig sabihin niyan, DJ, tinatanong mo, ang ibig sabihin po niyan ay Pilipino. Ooh! Cool! Cool. Wow! I think I'm gonna copy this and have it like a tattoo or something. Yan nga, marami nagpapatatoo. But how does it go? Pag ganito, yung basa or pag ganun? Pag ganyan, yung sa harap. Sa harap, okay. Kasi, ito, I have this on my slide sa PowerPoint ko. Mm-hmm. Yung,
Ibig sabihin, bakit ba naging Pilipino yan? Mm-hmm. Sige, tingnan natin. It's an ancient Filipino writing, right? Yes, mm-hmm. The pre-Hispanic form of our writing and reading. So bago pa daw dumating ang mga mananakop. This is how Filipinos write. Yes, nagbabasa at nagsusulat na ang mga Pilipino. Okay, so DJ, try to look on my screen. Yeah, I can see it. Ito, we parang dito meron tayong apat na... characters. So before, sa baybayin daw, we only have three vowels. Three vowels. Yes. Okay. So ngayon, ilan ba ang vowels natin, DJ? A-E-I-O. Lima. Oo, di ba? A-E-I-O. Pero in baybayin, we only have three. Una, yung A. Tapos yung E at saka I, the same lang yon. It can be used interchangeably. Di ba? Meron tayong lalaki, pwede din namang gamit sabihin lalaki. Mm-hmm. Or babae, babae. Oh, yeah, yeah. Yes. So, tapos, E and E is just one. E and E is just one. It depends on just how you pronounce it. Oo, tapos the third one are yung O at saka U. Iisa lang din yun. Kaya tatlo lang. Oo, kaya tatlo lang. Alright. So, tingnan mo dito, DJ, yung first character, yan daw po ay titik pa. Pa. Bakit naging Pilipino? Kasi ang yung vowels ang dinedetermine lang siya niya yung position ng hyphen o yung kudlit. Okay. Pag nasa taas, ang basa sa kanya, ang vowel mo doon ay E or I. Mm-hmm. Pag nasa baba naman, O kaya U. Oh, okay. So since this is parang pa daw yan, pa. Mm-hmm. Sa may alphabet din tayo no sa baybayin. Ito ay titik pa. Dahil may kudlit sa taas, tingnan nyo po, tingnan nyo yung mga nasa pera nyo, meron siyang hyphen or merong character, kudlit. Na nasa taas. Sa Tagalog, sa taas. Mm-hmm. Kaya pwede siyang basahin ng P o kaya P. Okay. The second character is titik la. Mm-hmm. Nasa taas ulit ang kudlit. Kaya le o kaya le. Li. Mm-hmm. Yung pangatlo ay parehas lang dun sa una. Mm-hmm. So P or P again. And then the last character is yung parang horseshoe na yan, titik na. Mm-hmm. Nasa baba ang kudlit. Mm-hmm. So, ang basa doon ay no or nu. Filipino. Kaya, Pilipino. Mm-hmm. Pwede din siguro, Pilipino. Mm-hmm. If you ask me, we should include this in our, sa schools, school. Diba? Sa ating academics. Yes, oo. Para alam naman ang mga bata. We should learn this writing. Yes. Kasi it's our ancient form of writing. Mm-hmm. Yes. Pinagmulan natin yan, di ba? Opo, tama yan. So, we are, you've mentioned the mga schools, ano, we are constantly visiting schools, public and private schools, primary, high school, or sa tertiary level natin. Tinuturo namin to, DJ. For them to appreciate yung ano ba yung mga ating, nandito sa pera natin? Ano ba yung may history pala? There's may reason pala beyond it. So, kailangan po alam natin lahat ng mga bagay-bagay na makikita sa ating pera. Mm-hmm. So again, that see-through mark ay ang ibig sabihin noon, DJ, ay Filipino. May mga tama ka, may mga nagpapatattoo, yan ang pinapalagay. Yeah. Uh-huh. So, isa pa nating gustong sabihin ay ang ating watermark. So, nasan ba yung watermark? Watermark. DJ, sanay na tayo dito. Ito yung anino ng pera natin. Uh-huh. Na mas very obvious or visible when you put your notes against the light. Against the light. Mm-hmm. Palagi po nating mention, pakinggan nyo po, ano, lagi ko pong binabanggit na against the light sa maliwanag na lugar. Bakit po? Ugaliin po nating magbayad at tumanggap ng pera o nasukli saan? Sa maliwanag na lugar. Kaya nakita niyo yung mga cashiers natin, dapat ang area well-lighted sila. Hindi, medyo mahirap tumanggap ng paggabi, di ba? Sa mga bars, yan ang problema. Oh, di ba? Sa mga bars. Kasi medyo talagang ganun yung lighting condition doon. Talaga. Pero they use UV light naman para to determine. Tama. Yeah. So, well, we advise na kung hanggat maaari, doon po tayo sa maliwanag na lugar tumanggap ng ating mga pera o sukli. Ano ilang M's na binasabi ko, DJ? Nasa maganda na tayo. Matibay. Ulit, maganda. Makulay. Mm-hmm. So, ang ating, mamaya natin tingnan yung, yung isa pang M. Mm-hmm. Okay, so watermark. Ano na watermark. Yung mga nasabi ko? Emboss prints, yung pong mga parts or areas na nakaangat or naka-raise.
So, nasan alin po ba yung mga yon, yung word na Republika ng Pilipinas? Mm-hmm. Naka-emboss. I mean, naka, tama ba? Tama, emboss. Race, emboss. That's the exact term. Emboss prints. I was actually surprised when I felt it. Oo, diba? Naka-umbok nga siya. Talagang naka-race. Kasi po sa pag-print ng ating... I hate myself. Ngayon ko lang na-feel ito. This has been around for... How many years na. And then, it's also yung malaking value panel natin, DJ. Mm-hmm. So, ito yan. Ito. Yung malaking numero. Numero. Mm-hmm. So, very... kumbaga parang ano bang tawag that, how do we call it? Yung mga visually impaired kababayan natin. Aha, uh-huh. Yeah. Hindi na sa kanila mahirap tingnan. Mm-hmm. Ang halaga ng ating mga pera. Yeah. Magagaling sumalat yung mga... It's like instant braille for them, right? Yes, mm-hmm. That's it. Braille system na yung pera natin. Alam mo ba yung lumang NDS, yung lumang 200? Mm-hmm. Yun lang ang tanging NDS na may braille. Mm-hmm. Yung luma nating 200, yung meron po ditong parang... yung lumang 200 lang meron. Oo, ito. Yung lumang 200 lang ang may... merong... sa mga NDS. Oo, yun lang. Kumbaga, yun lang yung ma-identify ng mga... Ito po. Yan. Yung parang tatlong dots. Character na yun nasa taas. Mm-hmm. Yun lang yung ma-identify ng mga bulag or mga visually impaired natin. But, that's sa NDS, ha? Okay. To our NGC, lahat pera natin, lahat. Makikita na nila. Makakapana nila. Masasalat nila kung anong halaga. The vision impaired cannot be fooled. Yes, di ba? No, that's more. The thing. Yeah. And what else? Yung halaga ng pera dun sa baba, kung 20 piso, 200 piso, naka-ano din po yun, naka-emboss. And the signatures of the two important persons na nakapirma sa ating pera. Sino ba yung nakapirma sa ating pera? Of course, number our one, president. And the governor of the Banco Central ng Pilipinas, who happens to be Ikapampangan. Oh, cool. Taga Pampanga po. Amando M. Tetangco Jr. Where in Pampanga is he from? He hails from Apalit. Apalit. Oh, cool. All right. Mm-hmm. So... my dad is from San Pedro Sasmuan, Pampanga. Taga Sasmuan pala si DJ. My dad. Hindi po ako ka-Pampanga ni DJ eh. Pero I'm staying in Pampanga for more than 6 years. Mm, okay. So, kaya lang, wa at wapin pa lang din ang alam ko. Wa at saka ali. Mm-hmm. Okay, so nasaan na ba tayo? Emboss prints? Mm-hmm. Sinusundan niyo po ba mga nakikinig yung ating pong mga naka-race? Natutuwa si DJ dahil I'm learning new things actually. Yes. It's cool. Mm-hmm. It's cool. Cool. Yeah. And let's go back to watermark, yung kaninang pinasilip ko against the light. Pag tabihin niyo po kung halimbawa meron kayong benteng NDS at benteng NGC. Pansinin niyo po, sa NDS, nasa bandang kaliwa yung watermark. Mm-hmm. Pero sa NGC, nasa kanan na siya. Yung iba kung tawagin to, konsensya. Eh, no? Oo, tingnan mo yung konsensya niya. You know, tama. Silhouette, konsensya, yung anino ng ating pera. But there's the watermark for NGC, it's more enhanced. More enhanced. Why? Meron na ng kasamang value na nandiyan. DJ, nakita mo? I can see it. Yes. So, naka patayo yung pera na, yung amount nung, bukod dun sa litrato ni, nung portrait, kung ano man po yung hawak na pera ninyo. Uh-huh. So, I'm holding a 200 piso note. Nandito po si Diosdado Macapagal. Uh-huh. At eksaktong-eksakto kung ano po ang itsura ng portrait. That's the same, the exact image that I would see on its watermark. Uh-huh. And, In addition, the value na nakalagay doon. Sa NDS, wala, DJ. Mm-hmm. Okay. Walang value. Pero, mga nakikinig po, lagi at lagi nyo pong tatandaan, ang watermark o anino ng ating pera ay kamukhang-kamukha. Meron pong mga watermark, ang mga fake na pera, nagagawa din po nilang lagyan ng watermark, yung mga fake, pero... nagagawan din, yes, ha? Yes, uh-huh. Oo. Magagaling din yung mga counterfeiters natin. Nalalagay nila, pero... pangit, hindi maganda. May, parang mukhang cartoons. Hindi, hindi exacto. Hindi konsensya. Parang, Casper. Oo, Casper. Ghost. Exactly. And then, let's proceed. We also have this embedded security thread na okay. Nasa atin. Pero nasan yun? Yan po yung vertical thread na naka-embed. Why we call it embedded? Nakapaloob. Paloob. Nakapalaman. Naka-embed. Nakasiksik siya. Nasa loob siya ng ating pera.
So for right. 20 peso and 50 peso note sa NGC natin, it's a straight line. Mm-hmm. Straight diba? Line. Straight line. 2 millimeter ang sukat niyan. Mas manipis kaysa dun sa nasa 100 hanggang 1,000. For 100, 200, 500, 1,000. Pansinin mo, DJ, parang nakatahe. Yeah, exactly. So, we call it naman the windowed security thread. Bakit windowed? Parang, security. Yeah. Parang bintana. Dated, diba? No? Yeah. So, hindi siya straight. Hindi siya straight. At I mean, straight siya, pero... Appearing, disappearing, continuous. So, nakaano, nakatahe, mukhang bintana. Another security feature. Yes. Mm-hmm. So, it is a metallic thread that runs vertically across the note. Mm-hmm. Natatanggal po ito. Okay. So, sa kalumaan ng pera, nahuhugot, natatanggal. Yeah. But, I see some people do that. Pinaglalaroan. Hinuhugot nila. Don't do that. Masisira po o mawawala na ng halaga yung ating mga pera. Because you remove a feature from your banknote. So, yeah. Pag nabawasan na po ng feature yung pera nyo, so, hindi po dapat. Mm-hmm. May punishment, DJ. May kulong. Ayan, ha? Oo. Now you know. Yes. Baka akala nyo, ganun-ganun lang yun. Tinatanggal-tanggal yung security thread. Yes, yung security thread. Bawal po tayo magsira o magtanggal ng anumang mga bagay dyan sa ating pera. Kaya nga po yan inilagay para maging... That's defacing and damaging of public mutilation, property. Mutilation, opo. At nandito yan sa, sa back portion ng ating brochure, no? Yeah. We're giving this for free that para... We hope everybody can grab hold of it. But you can also visit our website. Nandun po lahat nandun yun. Din naman mga info. Mga corresponding punishments and fine. Yeah. Appropriate to your... Yeah. Kasalanan. Yeah. Save the trees. Visit the website na lang. Opo. So that no paper will be spent more. That thread, hindi po, again, bawal na bawal. Bawal tanggalin. Mm-hmm. Yeah. Okay. Hindi na pong pagtangka ang tanggalin yan. And we also have the security fibers. Security fibers. Fibers. So ito yung mga nakikita ng mga cashiers and tellers natin na nag-glow when they put... Pag tinapat sa UV light. UV light. Yeah. So mapapansin nyo yung mga kahera natin. Meron sila sa ilalim ng mesa nila or ng ng kanilang table or ng mismong kaha nila, meron silang sinisilip doon sa ilalim kasi dapat madilim, di ba? So I advise mga cashiers and tellers, you buy that thing, the UV light, mura lang po yun, but if it would prevent you from being victimized by counterfeiters. Makikita niyo po kasi kung ano yung mga umiilaw na bahagi doon. Just to tell you, yung pong pagkaharap po natin yung pera natin, di ba? We have two sets of serial numbers. Yeah, exactly. And, So let's, sige, pasadahan na rin natin yung serial numbers, no? Yung serial numbers ng ating mga bagong pera, na NGC, they are called asymmetric. Pansinin mo, DJ, mula maliit na palaki siya ng palaki. Mm-hmm. Unlike with our NDS, it's well equidistant, same size, same fonts. Diretso lang, pare-pareho. Oo, diretso lang. Pantay-pantay sila ng height and ng thickness. In contrast to our this time, to make it different and para maiba naman ang aesthetics ng ating pera, ginawa naman nating asymmetric yung serial number. Okay. Ito pong serial number na to sa kaliwa, sa ibaba, yun po ang nag-glow o umiilaw under the UV light. Oh, okay. Subukan nyo po i-observe ang mga pera natin, NGC, under the UV light. Ano nyo po, familiarize yourself, how does it look under an ultraviolet light. Mm-hmm. All right. Okay, so we're done with, at saka pala nga, yung security fibers, yan din po yung randomly scattered fibers, visible and invisible. May pag tinapat sa UV light. Pag tinapat sa UV light, umiilaw po yan. Okay. And yan po ay, actually, it can be picked off by any pointed object. Natatanggal din po siya. Ah, pero parang again, tutungkabin mo. Oo, parang nasusungkit siya ng aspile o karayom. Pero again, ayan. Ba't po ba sinasabi ng BSP pero pinagbabawal naman, no? Wag na wag po ninyong tatanggalin yun. For kasi, awareness, syempre. Yes, for awareness. So that you guys will know. Yes. Okay, we need to pause for a short break. Okay. We'll be back with the remaining things that we need to discuss. Just a quick break, okay? Stick around, people. We will be right back. In a world where only the
the best music is played. EBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the national government. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music. Public service information, 89.5 My Subic Bay Radio. Stevens Beach Resort and Hotel. Stevens Beach Resort and Hotel. Conveniently located at Maloy Long Beach, Barrio Barreto, Olongapo City. Experience the serene, breathtaking view of the seafront. You will surely enjoy and have a relaxing time with your family and friends. Modern and comfortable. Affordable room rates inclusive of free breakfast. All rooms are fully air-conditioned. Cable TV, safety deposit box, and free Wi-Fi. 24-hour room service. You will definitely have a superb dining experience as we offer a variety of sumptuous international dishes. Stevens Beach Resort and Hotel is the perfect venue for business meetings, seminars, conferences, birthdays, weddings, and a whole lot more. Friendly and efficient service staff adds up to the beautiful ambience. Filipino hospitality at its best. Go ahead, get that perfect vacation you've always dreamed of at Stevens Beach Resort and Hotel. Your memorable stay is our pleasure. For more inquiries, please call 222-7909 or email reception@stevens.com. You may also call or text 0917-532-8212. Check out the weekend acoustic performances at Stevens Seafront Resort and Hotel, featuring the best bands in the city for your live musical entertainment every Friday, Saturday, and Sunday. Welcome to the Center for Asian Culinary Studies. I'm Chef Jean. Our students can expect to learn advanced methods in techniques and recipes in all areas of meat, fish, poultry, and seafood, as well as intensive training in pastry and baking, together with chocolate artistry and plated desserts. Expensive, you say? Think again. Correct education is the key to be able to earn the right to be called the chef. We put you where all the action is, and that's in our kitchen. And I am looking forward in seeing you again as my student at the Center for Asian Culinary Studies. Have a good day. For inquiries and reservations, you may call or text 0917-391-3980, 0918-557-6520, or 0933-619-0528. CACS Subic Bay is located at Units 1-7 and 1-9, Subic Creative Center, Corner Manila and Dewey Avenue, Central Business District, Subic Bay, Freeport Zone. See you there! So you're still looking for that best print shop. Look no further. Yorella Print Shop, Olongapo. One of the best, if not the best, print shop in Central Luzon. Yorella Print Shop, Olongapo. On-time delivery, quality, and reasonably priced. We bring excellent value for all your printing needs. Yorella Print Shop, Olongapo. Located at number 7 5th Street, East Tapinac, Olongapo City. We design and print using the best equipment in the industry. With 2 5-color printing machines and a new CTP. We handle full-color printing of brochures, flyers, leaflets, pamphlets, souvenir programs, posters, label tags, receipts for manufacturing companies, banks, hotels, schools, hospitals, just to name a few. So, why travel far? Just let us know your requirements and we will do the rest. Only at Yorella Print Shop Olongapo.
For inquiries, please call 222-2888 or 224-2494 or email us at inquiry.jorellaprintshop@gmail.com. If you're craving for Japanese foods, I got three words for you. Yuan Japanese Foods. You simply must try our best sellers, Nigen Sushi, Fresh Sugata Sashimi, and the latest in the menu, Mushroom Tempura. And if you're a big fan of bento, we got bento with sashimi combo meals, all reasonably priced, plus complimentary Japanese tea for lunch orders. Yuan Japanese Foods is located at Unit 1-8 and 1-10, ground floor of Subic Creative Center Building, Lot 5A, Block C, Subic Commercial and Light Industrial Park. Do we Avenue, Subic Bay, Freeport Zone. We are open from 10 in the morning till 2 p.m. and 5 p.m. till 10 p.m. on weekdays, 10 a.m. to 10 p.m. on weekends and holidays. Yuan Japanese Food Takeout Stations conveniently located at Unit 3, ground floor of Amiras Building, Manila Avenue, Subic Bay, Freeport Zone, and at Barrio Barreto National Highway, along Gapo City. For parties, reservations, and other inquiries, please call 250-2959. You may also call or text 0917-913-7006 or email yuansubic@gmail.com. Ocampos Mall continues its legacy of giving you outstanding products and services at the most affordable price. Drop by Ocampos Mall now and their friendly staff will be more than willing to welcome you. Because O is for you. Ocampos Mall is for the whole family. The best choices, best prices since 1957. Ocampos Mall is for the whole family. Happy Father's Day. Get what your dad needs at Ocampos Mall Exhibit Sale. Fukuda, Camel, and LG. When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Va-va, I don't know. Va-va. And I can't change. Even if I tried. Even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried. I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love.
play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law, and kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us, we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. 89.5 Subic Bay Radio, Macklemore, Ryan Lewis, and Mary Lambert. Macklemore is today's birthday celebrant. So happy birthday to Macklemore. And that's their song, Same Love. 89.5 Subic Bay Radio. Welcome back, people. And once again, for those who tune in late, well, why are you late in the first place? For those who tune in late, we are still here discussing about the extra added features of the Philippine banknotes, of course. Yung mga dapat nyong malaman sa ating kaperahan. Ayan. And of course, we have our resource person, Miss Lourdes Laconsay, here with us. Okay, so welcome back. We are back. We're back. Mm-hmm. And kanina, we left dun sa usapin ng apat na M's, right? Apat na M's. So, na-discuss na natin yung tatlong M's. Matibay, matibay, maganda, makulay, at nag-iisang M na lang yung natitira. Parang nakalimutan ko pa yata. Okay. Okay, sige, bago natin i-reveal yung nag-iisang. Di ba mabango yan? Pwede. Well, ayun, well, naalala ko for me, money smells good eh. And yes, literally and figuratively, yeah. Mabango ang ating pera dahil exactly. Ang ating pera ay malinis. Ah, okay. Parang gusto mo mag-object, DJ. I thought you're gonna say, we use scented ink. Or scented paper or something. Bakit po naging malinis ang ating malinis. Mga pera sa mga nakikinig? No? So, kasi diba, pagka tinanong po yata tayo ng mga bagay na marumi, ang unang-unang papasok sa ating isip ay pera. Pera. So bakit naging malinis ang ating pera? Mm-hmm. Okay, so this is a something to be proud of our money. Mm-hmm. Alam niyo po ba na ang ating mga NGC o yung ating mga bagong pera ay meron siyang merong chemical na inilagay ang Bangko Sentral dyan. Oh. Oo. To, para yung bacteria na nandyan sa ating pera ay mamatay ka agad. Oh, okay. So, hindi na natin sasabihin kung anong brand nung antibacterial agent. Antibacterial agent, mm-hmm. Antibacterial, antimicrobial, antifungal, lahat na. So it's infused. Yes. It's in there. It's in the money. Yes, it's in the paper of the money. Wow. Oo. So you got a wound? Go get them. But don't use this as a facial or antibiotic for your wounds. Yes, hindi naman ganun. Feature lang yun ng money para hindi. Feature lang yun ng ating pera. Kasi there's a study that sa NDS o dun sa mga lumang pera natin, DJ, a bacteria would last or would live up to 17 days. 17 days. Sa lumang pera yan. Uh-huh. But sa ating NGC, mamamatay na yung they bacteria. Don't stand a chance. Oo. Hindi. Meron pa naman a little chance to yeah, live. Uh-huh. But, pero the good thing there is 24 hours na lang, DJ. Oh, so imagine okay. From 17 days, mm-hmm. Within a day, isang araw na lang, mamamatay na yung bacteria. So, di ba kung marami tayong mga airborne diseases or mga mahina-hina lang ang immune system natin, yung pinanggalingan ng pera, may ubos, may sipon. Uh-huh. Isa nga daw yun sa tool ng pagpapasa ng bacteria and colds and coughs. Diba? And yeah, dahil dumadaan sa kamay, pasa-pasa, yeah. Nandiyan po lahat ng bacteria. Uh-huh. But, good to know. Yes. Mm-hmm. Diba? Are we the first one to do this or... The hindi naman. Meron, hindi naman. Of course, may mga iba may mga naman, countries pero, na ano. Pero yeah. Makes you. Have you noticed, DJ, yung iba nating mga ATMs, mm-hmm. Parang meron siyang brush, di ba? Oh, yeah, yeah. Pag lumalabas yung pera, may brush din. There's this country na sabi niya, I don't know kung ganun din yun sa atin, no? Pagka labas ng pera doon sa machine, parang nasa-sanitize na siya kasi with that brush,
na pinaglabasan. Oh, that brush is naka-infused din doon. Naka-infused na doon yung antibacterial chemical. Agents or chemicals, yeah. Mm-hmm. But with our currency. Money, with or without the brush. With or without the brush. It in has that machine. Feature. Good. Yes. Nice. Nice to know. Mm-hmm. Very important M, which is a feature of our Malinis. New generation currency. Malinis. Malinis. That's the fourth M. All right. Fourth M. And actually, there's one more M na... So, lima na. Oo, dalagdagan ko na rin maraming M. Sige. So, mapepera ang kaperahan ng pinag-uusapan natin ngayon. So, yung M naman kasi, di ba, I've mentioned that UV light. Mm-hmm. So, pag tinignan nyo po kasi ang ating mga pera under the UV light, may mga umiilaw doon, may mga glow in the dark na features ng ating pera. Kaya, tinawag na rin natin siyang magical. Magical. Oh. So, maraming mga umiilaw, merong maliwanag. Sana yung mga listeners natin sa mga stores, no, kung meron kayong UV light dyan, try nyo po. Subukan ninyong tingnan under the UV light lahat ng currencies, lahat ng denomination from 20 to 1,000 maliwanag at makulay yung ating mga pera. So, let's go back. I still have 3 more security features to discuss. Madaling-madali na lang po ito. It is kung sasabihin po namin, no, ang Bangko Sentral po, the more na tumataas ang value ng pera. So, the higher the denomination, mas may dinadagdag na feature si BSP. Mm-hmm. So, what's the reason? To make it more harder for counterfeiters to imitate our counterfeit, money. Siyempre, mas damihan natin yung features dun sa matataas na halaga para mas mahirap siyang gayahin. Hindi basta-basta mapepeke. Hindi basta-basta mapepeke. Yeah. And we have this optically variable device patch which is present in optically the variable device patch. Naku, DJ, wala tayong hawak na 500 and 1,000, no? Pero for those na may 500. Dahil mataas yung denomination. Oo, may 500 dyan at may 1,000. Nakikita nyo po ba yung bilog na patch? O, bilog. Ito mayaman to eh. Si DJ Double B. Pare ko eh, meron ba kayo dyan 500 peso bill or yung bago 1,000 sana. BC? So we have that, we call it patch. Tama yung sinabi. Anyway, let's describe it na lang. Let's describe it. Yung bilog po na parang hologram na nag-change ng color. Ah, oo. Yeah. Nakikita ko yan. Sa new generation currencies natin. Yung aking pera, puro tag-200. Okay, so ito po ay... Meron sa 500 and 1,000. Inside that patch, sa 500 po, we have that blue nape parrot. Mm-hmm. And of course, the BSP logo in it. So dito napapasok yung tilting. Tilting. Oo. Mm-hmm. So pag inaanggulo mo yung ating pera, makikita mo yung patch, nagbabago siya ng kulay. Nagbabago. So, di ba? Ayun yung isa sa magical part ng ating pera. Hologram. Hologram effect yung ano niya. Yeah. And it changes color depending on the angle that you are looking at it. And bits of information sa counterfeit, ano siya, hindi nagbabago ng kulay. Talagang itim lang. Ah, okay. So, sa counterfeit. May mga, hindi nila po kayang gayahin ang ating mga pera dahil talagang very... Yung mga features niya is talagang... Oo, hindi kayang gawin ng ordinary machine. Okay, so good to know. So, yes. This would eventually, hopefully, eliminate counterfeiting ng pera natin. Mm-hmm. Yeah. And lastly... we have this optically variable ink. So, ink naman yan. Optically sabi mo, variable ink. Walag na natin lagyan ng special scent yung ink. Lagyan na lang natin ng optical illusion yung optical ink. Optical illusion. Mm-hmm. Okay, it's only present, exclusive for 1,000 piso note. For 1,000 It's both present for the 1,000 ng NDS and NGC. The NGC. So, tingnan nyo po yung luma ninyong 1,000 sa bandang kaliwa. Mm-hmm. Yung mismong value panel, yung 100, 'di ba? It glistens, makinang, makintab. Tapos kapag tinilt niyo rin po at inaangulo-angulo niyo, nagpapalit din po siya ng kulay from blue to green. Meron ding holographic effect to it. Yes, and for NGC, napunta lang naman siya sa bandang kanan. Nasa kanan. So, ganun din Umurong lang ng konti. Oo. Naiba lang ng posisyon, pero same feature na nasa ulumang 1,000. Nag-iiba din ng kulay. Mm-hmm. Okay, hindi kaya ng counterfeit yan. Oo, optically variable ink, present only in 1,000
piso notes. So, okay, hindi po yan kayang gayahin ng ating mga counterfeiters. Kaya, suriin po natin mabuti ang ating mga salapi bago natin gastusin, bago natin tanggapin. Dahil ang mga features po na yan ay sadyang inilagay po ng Bangko Sentral upang mapangalagaan ang publiko sa mga counterfeiters. Manluloko, in other words. Diba? Mm-hmm. Yeah, exactly. And DJ, allow me also to give emphasis on our coins. Okay. Puro papel sa coins naman ang pinag-usapan mm-hmm. natin kanina. No? So, mm-hmm. bigyan nyo na rin ako ng chance to tell the public or to tell our listeners yung kahalagahan po ng ating mga barya. Mm-hmm. Barya. Okay. Maliliit siyang tingnan. Minsan sabi po ng mga tao na kakalito na daw gamitin. Ang dami, mm-hmm. maliliit. Mm-hmm. Pero it's nandun lang siguro tayo dun sa yung appreciation natin sa mga barye. Okay. Yung mga in particular sa mga low denomination coins. Ano po ba tong mga low denomination coins natin? Alright. Yung 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, and 1 centavo. Mm-hmm. So, medyo ginagamit natin ang piso, no? Pero wala na yatang candy na mas mababa sa piso, no? Yeah, yeah. Pero, wala na. Did you know, DJ, I have this experience. Sabi kasi, di ba, kakataas lang ng pamasahe ngayon. Ano? Mm-hmm. So, from 8 pesos sa minimum fare, naging 8.50. 8.50 na ba? Opo, kanina, on my way to work, hindi ako sinigil ng 8.50. 8 pesos lang. Oh, ayun. Exactly. Ganun din. Kasi pero, they have this reminder na sabi nila, pag wala pa daw matrix na nakadikit si kuya driver sa jeep niya, huwag daw po muna tayo magbayad ng 8.50 or huwag muna siyang maningil. Pero kung may matrix na siya, pwede na siyang maningil. So most probably that's the reason. Yeah. Yes, oo. So ako, I have this experience just the other day na sumakay ako ng jeep at nagbayad po ako dun sa driver at sinuklian niya ako ng kumbaga 8 pesos lang yung kinuha niya. Pero napansin ko, kuya, meron ka na palang matrix, bakit hindi 8.50 ang sinuha mo sa akin? Alam mo, DJ, nalungkot ako, no? Ang sabi niya sa akin, pampagulo lang yun eh. Pampagulo lang yung 25, yung 8.50. Nalilito lang kami doon. Dalawang 25. Mm-hmm. So, doon po natin makikita yung appreciation nating mga Pilipino sa mga barya. Mm-hmm. Para sa atin, hindi nito mahalaga kasi wala na bang nabibili? Pero alam niyo po, ang barya pag pinagsama-sama ay marami o may halaga. Nakakabuo rin. Nandito ako sa, meron lang ako ditong table showing how many, to give you an idea po, no, sa mga nakikinig sa atin. As of January 2014, based dun sa data ng Bangko Sentral, BSP already produced 21 billion pieces of coins. That's a lot. Yes, that's a lot. 21 billion. Oh, so yan ang nasa sirkulasyon. 21 billion pieces, ha? Pieces po ang mm-hmm. pinag-uusapan natin dito, not the amount. Mm-hmm. And kung titingnan po natin ilan ba ang population ng ating ng mga Pilipino sa ngayon, based dun sa statistics ng NSO, meron daw po tayong 92.34 million Filipinos. Tanggalin mo pa po dun yung 10.5 million overseas Filipinos na so, wala dito sa Pilipinas. 80 plus. Oo. Million. 80 plus. Pero kung ang kukunin natin yung number of pieces of coins as to the number of Filipinos na meron tayo dito sa Pilipinas, every Filipino has or should have 257 pieces of coins. DJ, pero ikaw ba kaya magdala ng 200 pirasong barya? Mabigat na yun, ano? Pero nasaan? Yeah. So we're trying to look on the cause kung bakit nagkakaroon pa rin tayo ng shortage mm-hmm, mm-hmm. or kakulangan sa sentimo. Sa sentimo. Mm-hmm, mm-hmm. Sa maliliit na denomination na to. So mm-hmm. alam po ng Bangko Sentral yung mga pera natin ay tinatago natin sa mga piggy banks o garapons. Mm-hmm. O mga alkansya. Iniipon yung mga barya. Mahilig po tayo. Meron po tayong magandang katangian mga Pilipino. We love to save. Mag-ipon. Pero po, yung iniipon po nating barya ay nagigkukos po pala. Ng problem. Economic problem.
na dahil nababawasan kasi yung nagsi-circulate na nababawasan yung nagsi-circulate, mm-hmm. nakukulangan yung mga gumagamit ng barya, yeah. dahil po tinatago lang natin ang ating mga barya. So meaning we have to produce more. Yes. And exactly. na hindi naman dapat sana, di ba? Mm-hmm. And it's costly, right? It's costly. So mm-hmm. nandito nga dun sa table ko na DJ for mm-hmm. the information of our listeners, alam mo ba na ang 1 centavo coin, mm-hmm. the cost of minting it, yung gastos ng Bangko Sentral sa paggawa ng isang sentimo ay 0.94 centavos. Almost peso. Almost peso. Isang sentimo lang isang yun. Isang sentimo lang yun. So we have that negative seigniorage. Yung halaga ng kanyang value ay uh-huh. higit na mababa dun sa halaga ng paggawa sa kanya. Mm-hmm. So you've said we have to produce more dahil kulang. Mm-hmm. So imbis na ibigay po ng BSP or in the form of dividends sa ating mm-hmm. national government, mm-hmm. gastusin sa ibang mga pagkakagastusan, mm-hmm. gumagastos pa po everyday ang BSP sa ng pagmimint mm-hmm. ng ating mga barya. So mga kaibigan, mga kababayan, ilabas! Ilabas ang barya. Ilabas nyo. Oh. Ilabas, gamitin ipang bayad, huwag itago at makakatulong po kayo gastusin. Sa ating ekonomiya. Gastusin. Honestly, at home, I have a lot of it. Yung tagpipis, I mean, tag 1 centavo, 25, 10. Sige, so, I'm gonna bring them to malls. Yes, and huwag ko tayong mahiyang ipambayad yun, no? Yeah. Yung iba, parang, meron pa nga pagka nakakita. I-tape mo, tagpipiso para. Pero, hindi na po natin kailangan i-tape kasi nahirapan na, din yung bangko eh. Ah, okay. Hindi nila tinatanggap. Huwag iti-tape. Dapat, ano. Bilang na lang. Loose na lang siya, bilangin niyo po. That's why it's called loose change. Let it loose. Pagka binagsukyan po kayo ng barya, mm-hmm. tanggapin niyo po. Tanggapin at niyo. Magbayad din kayo ng barya. I-circulate. So yun po yung kailangan. The remedy is mm-hmm. to recirculate it. Yeah. Iikot natin ang ating mga parang hininga lang natin yan eh. Without circulation, patay. Mm-hmm. So, so let the coin circulate. The, mm-hmm. the, so sabi ko nga, mm-hmm. sabi nga natin, no, 21 billion pieces of coins. More than half of it, 56% ng 21 billion pieces na yon are low denomination coins. Yung magmula 25 mm-hmm. hanggang 1 centavo. So, sayang naman yung nagagasto sa paggawa yung, niya. Sayang no? po. Meron pa din daw, nandiyan daw siya sa mga yung mga automatic tubig machines. Ah, naiipon din doon. Para na rin alkansya yun eh. No? So, sana yung mga may ganung business, mm-hmm. regularly o kung pwedeng araw-araw ba o weekly, buksan mm-hmm. natin yun. Buksan nyo. Para mag-circulate. Mag-circulate. Now, so, nowadays, there are machines naman that eats up, you know, notes eh, no? So, susuklian pwede ka pa na 20 pesos, 50 pesos. This is also a call for yung mga nasa malls natin. Mm-hmm. DJ, no, the mga amusement park, amusement centers ba tawag? Mm-hmm. Yung mga amusement parks. Na gumagamit ng instead of tokens, they are using coins. 5 peso coin. Yun na yung mismong nandun sa machine nila. Yeah, 5 peso coin. No? Piso pa nga. Videoke machine. Videoke machine. Yung mahilig so, kumanta. So lahat po, nang pinag-iimbakan nyo ng barya, ilabas po, basagin ang mga garapon, basagin ang mga alkansya, at gamitin ang mga barya. So, again, sabi po ng Bangko Sentral, barya man sa paningin, maraming mararating. Maraming mararating, exactly. Pag-ipon-ipunin. Pag-ipon-ipunin. Yeah. Alright. So, I hope you've learned from from me this afternoon. Yeah, definitely. Ako, I learned a lot. I learned new stuff. I'm even amazed. Parang, wow. Parang ngayon ko lang uli nakilala ang ating banknotes na. Kung tayo po ay ganun kaingat, DJ, no? Pagka nakahawak tayo ng mga foreign currencies, halos ayaw nating dumihan. Ingat-ingatan natin siya kasi pagka baka pag napunit or nadumihan, baka hindi napalitan sa money changer, di ba? So the same, pag-iingat, kung gaano po natin na minamahal o iniingatan ang mga foreign currencies, I hope mas higit pa. Mas the more that we should take care of our own notes, our own Philippine bank notes. Because ito yung ito yung nagsasalamin sa ating mga Pilipino. Eh. Yeah. Tayo yan. Ating mga salapi ay salamin ng ating lahi. Yeah, so kapag malinis ang ating mga pera, ang mga Pilipino malilinis. Yeah, it gives good positive outlook all in all, di ba? Impression na na malinis ang ating mga pera. So, exactly. Again, from BSP San Fernando branch, we are telling the public that security features of our banknotes are
there. Mm-hmm. We've informed you through mm-hmm. this programs and 89.5. So thank mm-hmm. you for allowing us to share this to our listeners. Pleasure is ours. Yes, sir. And we would also want to promote our continuous activity. Mm-hmm. We have this PIC, so yung mga public information campaigns na ginagawa ng Bangko Sentral. We are writing to our mga private institutions, mm-hmm. schools. Sumusulat okay. kami sa kanila and telling them that we are doing this for free. Mm-hmm. So yeah. this is a public service of BSP. Mm-hmm. Pumupunta kami sa mga institutions, associations, schools, right. government offices, and even to LGUs. Direkta po kami nga sumusulat sa ating mga mayors, so to tell them na we are doing this campaign, we are promoting this to them. Mm-hmm. If you want to invite us or to request our service, na makapunta po kami sa inyo to our locators na nandito, that your operations involves acceptance of currencies, mm-hmm. yung mga tellers ninyo, cashiers ninyo. Actually, we've already done activities like this dito sa yung isang locator natin, isang dito locator. Are we allowed to mention Subic Bay Freeport? Oh, basta, yeah, it's okay. So yeah, as long as there are locators here, no problem. Nagpa-lecture na po sa amin ang Pure Gold. Pure Gold, oh nice. Remember. Mm-hmm. And yung sa Ocean Adventure. Ayan. Ocean Adventure. Ito na kami dyan. Even to, saan ba? Subic Safari. Nag-lecture na nice. Kami. Oo. I hope everybody would. Para, yes. Yeah. So everybody listening now, yung mga, especially mga locators natin. Yes. And this will be a big also, help para sa inyo. Yes, mm-hmm. we would like to commend Subic Enerzone because mm-hmm. they initiated an activity like this and invite nila yung mga key subscribers. Speakers or subscribers. Subscribers nila, mm-hmm. locators, top locators, mm-hmm. to attend at their initiated activity. So, in-invite mm-hmm. po kami ng Subic Enerzone to give okay. a lecture to their employees and to their invitees na mga locators ng SBMA. So, it's a good thing na nakapag-lecture kami sa kanila because they are cash handlers. Alright. And talagang direct sila sa mga nagbabayad. So, we are promoting this na pwede nyo po kaming tawagan o sulatan sa amin pong mga numbers. So, this please take note of our numbers. Yeah, can I okay. Yeah, sure. Go ahead. DJ, so our contact numbers at BSP San Fernando is 045-455-3989. Okay. And 045-455-3989. 4014. Alright. Okay. So, those are the two direct numbers of Bangko Sentral ng mm-hmm. Pilipinas San Fernando branch. Mm-hmm. You can call them anytime. Those numbers anytime. Mm-hmm. So, I take charge of this activities, mm-hmm. DJ. Okay. I'm the Senior Research Specialist, Lourdes Lacon side. So, pwede nyo na po nga i-course ang aming mga, ang inyong request sa mga numbers or sa contact. Number na yes, nabanggit mo. And yes. And if they can't remember those numbers, syempre, there's always the website. Look for the website. Yes. What's the website again? www.bsp.gov.ph. Ayun, okay. So there, also, here's our email address. Mm-hmm. EFLC San Fernando. Mm-hmm. EFLC stands for Economic and Financial Learning Center. All right. EFLCSanFernando@yahoo.com. Mm-hmm. So you okay. can post your request to... Kung ikaw, yeah. si DJ, may, uh-huh. may request ng mga songs. Kami yeah. request ng mga, yung mga lectures for so, this. So yeah. again, this is for free. Yeah. So you don't have to shell out any amount yeah. for this. Walang bayad. Walang it's all bayad. For free. Libreng impormasyon. It's good info that everybody should know. All Filipinos should know. All Filipinos. Of course naman. And there's also the ever-reliable Google. Google nyo, yung bank, mm-hmm. kung hindi nyo matandaan yung mga info, simply Google. Okay. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes. All right. Okay. Okay. So that's about the time we have for this edition of the Morning Brew. Thank you, Ms. Lourdes, yes, for dropping by and sharing this great info. Mm-hmm. All right. Okay, so I gotta pass the mic now to the next DJs. DJs Jeps and MJ is up next for Bay Request Express. Sila na po yung susunod. This has been DJ Tommy G for the Morning Brew, only here on 89.5. You go help me with this. 89.5. My Subic Bay Radio.
Okay, here's our last song now for this radio program. Requested song, music coming from Zed featuring Hayley Williams of Paramore. This is called Stay the Night. With the song for now, Tommy G saying peace. I'm out of here. New music is here. What's up, guys? This is Zed. I'm Hayley Williams. I sing for a band called Paramore. Subic Bay Radio. 89.5. Hey, what's